Hello mga bata! Magandang araw sa inyong lahat and welcome to our kindergarten classroom. Andito na naman si Teacher Ren upang magbigay sa inyo ng mga bagong kaalaman. Ano pang iniintay nyo? Tara na at samahan na si Teacher! Ngayon ay nasa ikatlong linggo na tayo sa unang markahan at ang ating pag-aaralan ay tungkol sa natututo ako kasama ang ibang tao. Ngunit, atin munang alamin ang nilalaman ng inyong mga module. Ang module na ito ay sadyang nakalaan para sa mag-aaral ng kindergarten. Mahalagang pag-aralan ito upang mas maunawaan ang kakayahang matuto kasama ang ibang tao. Nakapaloob dito ang mga gawaing, pagsulat o pagguhit ng iba't ibang uri ng linya. Sa module ding ito ay masusubok ang iyong kagalingan sa pagtukoy ng mga bagay na magkatulad ayon sa kanilang hugis, kulay at katangian. Gawin ng buong husay at pagmamalaki ang mga kasanayan upang masukat ang mga kaalamang nalinang sa module na ito. Ang module na ito ay nahati sa limang aralin. Aralin 1, marami akong kayang gawin sa paaralan. Aralin 2, kaya kong bumuo, magbilang at pagsamahin ang magkakatulad kasama ng mga kaklase gamit ang iba't ibang uri ng blocks. Aralin 3, kaya kong sumulat, gumuhit at lumikha ng iba't ibang bagay kasama ang aking mga kaklase gamit ang lapis, crayola at watercolor. Aralin 4, kombinasyon ng tuwid at palihis na linya. At aralin 5, kombinasyon ng tuwid, kurba at liku-likong linya. Matapos mong gamitin ang module na ito, ikaw ay inaasahan na 1. Sort and classify objects according to one attribute or property, like shape, color, size, function, or use. 2. Trace, copy, and write different strokes in scribbling or freehand, straight lines, slanting lines, combination of straight and slanting lines, curves, combination of straight and curve and zigzag. Noong nakaraang araw, ang pinag-aralan natin ay tungkol sa iba't ibang gawain sa paaralan kagaya ng pagbibilang, pagsasama-sama ng magkakaparehong bagay. At ngayong araw naman na ito, ang pag-aaralan natin ay ang aralin 3. Kaya kong sumulat, gumuhit at lumikha ng iba't ibang bagay kasama ang aking mga kaklase gamit ang mga lapis, crayola at watercolor. Handa na ba kayo? Kung handa na, tara na at simulan na natin ang ating aralin. Tingnan at tukuyin ang mga larawan. Ano kaya ang mga nasa larawan? Tama! Ito ay mga kagamitan na lapis, crayola, at watercolor. Saan kaya ginagamit ang mga ito? Tama! Ginagamit ang mga ito sa pagsulat, pagguhit, at paglikha ng iba't ibang larawan o bagay. Basahin nga natin mga bata. Ito ay lapis. Gamit ang lapis, ako ay nakakasulat. Ulitin mo nga. Very good!
ito naman. Ito ay Crayola. Gamit ang Crayola, ako ay nakakakulay. Ulitin mo nga. Good job! Sumunod naman, basahin niyo ulit ha. Ito ay watercolor. Gamit ang watercolor, ako ay nakakapinta. Ulitin mo nga. Excellent! Ngayon ay maaari nyo nang kunin ang inyong mga module para sa ating pagsasagot sa pahina 13 sa tuklasin. Tingnan at tukuyin ang mga larawan na nasa ibaba. Lagyan ng check ang mga bagay na ginagamit sa pagsulat at pagkulay. Alin kaya dito ang mga ginagamit sa pagsulat at pagkulay? Kanina na pag-aralan na natin yun. Ito bang lapis? Tama, lapis. Ginagamit ang lapis sa pagsulat. Ito namang krayolang dilaw. Tama, ginagamit naman sa pagkulay. Ito naman ang watercolor. Ginagamit sa pagpinta. O ayan, pwede ka nang magsagot. Susunod naman na gawain ay ang suriin. Babasahin ng inyong mga magulang o ng inyong mga tagapag-alaga ang mga salita na nasa loob ng kahon at pagtatambalin ang mga hanay A sa hanay B. Nakasulat sa unang kahon, kaya kong pintahan ang larawan gamit ang aling kaya dito yun. Tingnan mabuti! Ayun! Nakakapagpinta daw kayo gamit ang watercolor. Sumunod naman na kahon. Nakakakulay ako gamit ang... Ano daw gamit pang kulay? Ituro nyo nga o iguhit nyo? Ayun! Tama kayo, Crayola! Sumunod naman na kahon. Nakakasulat ako gamit ang... Ano daw yung panggamit sa pagsulat? Tama! Lapis ang gamit ninyo sa pagsulat. Ngayon, ito namang pagyamanin sa pahina 15. Ang gagawin nyo daw po ay babakatin ang mga putol-putol na linya gamit ang inyong mga lapis. Ayun! At kulay dilaw naman na Crayola. Naintindihan mo ba ang gagawin? Kung naintindihan mo, maaari ka nang magsimulang magsagot. Ngayon naman, pag-aralan naman natin ang mga kulay. Mayroon ditong awitin si teacher, maaari kang sumabay. Pagulat ng umaga,
may dalang siglad saya. Mga kulay. Kulay pula. Mga bagay na kulay pula. Rosas, kamatis, Crayola, sili, mansanas, puso, pakwan, presa, kulisap. Ngayon naman, ikaw naman. Mahusay. Kulay asul o bughaw. Ngayon naman, mga bagay na kulay asul o bughaw. Damit, kotse, bola, saranggola, payong, pana, regalo, timba, at sapatos. Ngayon, ikaw naman. Mahusay, ang galing-galing mo naman. Kulay dilaw. Mga bagay na kulay dilaw. Tingnan nga natin. Bibe, keso, saging, mais, araw, mangga, pinya, ilaw, at
lapis. Ngayon, kayo naman. Mahusay mga bata. Ulitin nga natin ang ating mga pinag-aralang kulay. Ano kaya ito? Kulay ano ba ito? Tama. Kulay pula. E ito. Anong kulay ba iyan? Kulay asul o bughaw. Ito naman. Anong kulay kaya iyan? Kulay dilaw. Magaling mga bata. Isa-isip. Tandaan mga bata na marami kang kayang gawin sa paaralan. Gamit ang iyong lapis, crayola, at watercolor. Huwag kang matatakot o mahihiyang ipahayag ang iyong mga saloobin sa pamamagitan ng pagguhit at pagsusulat. Huwag daw mahihiya ah! Naintindihan po ba? Kung naintindihan mo, maaari na nating gawin itong gawain na nasa ibaba. Ang sabi sa panuto ay gumupit ng maliliit na parisukat gamit ang dilaw na art paper o colored paper at idikit ito sa larawang nasa ibaba. Ano ba ang nakadrawing sa ibaba? Tama! Iyan ay larawan ng keso. Ano bang kulay ang keso? Tama! Kulay dilaw. Ganito ang gagawin mga bata ha? Maglalagay kayo ng mga maliliit na parisukat na colored paper na kulay dilaw o art paper. Tingnan na. Ayan, ganyan po ang gagawin hanggang sa mapuno ng kulay dilaw at mabuo ang kulay ng keso. Naintindihan po ba? Kung naintindihan mo, maaari ka na pong magsimula. At ito naman ang ating huling gawain sa araw na ito, sa isagawa. Bakatin ang mga larawang nasa ibaba at kulayan ito ng kulay dilaw gamit ang watercolor.
Ngayon ay tapos na naman tayo sa ating aralin at oras na naman ng pagpapaalam. Maraming salamat sa inyong pakikinig at paalam na magkita-kita tayong muli bukas para sa ating susunod na aralin. Paalam!